What if ang credit limit mo ay 351,000 pero ang sinisingil sa'yo ay 534,000? Ay, ang sakit niyan! Kung gusto nyo malaman paano maiwasan to, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Ang usapan po natin ngayon, usapang utang. Paano makakalabas ng utang? Nako mga friendship, napaka-overwhelming talaga pag lalo na kung meron kang utang sa credit card debt. Nakaka-cause ng stress and anxiety. Taas ng interest, feeling mo trap ka na at di ka na makalabas. Nako, alam mo, ito lang sabihin ko po sa inyo. Pag binabayaran nyo lang po ang minimum amount sa credit card nyo, hulaan nyo, ilang taon? Pakitype lang sa comment section. Bago mo mabayaran ng buo, ilang taon? Sabi nyo, mga 2, 3, 5? No, 7 years. It will take you at least 7 years to pay your credit card in full. So you will realize 90% of the amount paid already paid for interest. 10% lang pumunta sa principal. So, kung kayo ay nawawalan po ng pag-asa, huwag kayo mawalan because there's a solution. Because to every problem, there's always a solution. I would like to share with you in this video the 10 popular debt repayment strategies. Kaya exciting po to. Okay? Ready ka na ba kung may utang ka? Strategy number 1. Sulat nyo to ha. Number 1, budgeting and cutting expenses. Importante po na talaga matuto ka na mag-budget, kapatid. Wala na tayong pag-uusapan. When you say budgeting is managing your income versus expenses. You got to track your income versus your expenses. Your income should be greater than your expenses. If your expenses is greater than your income, negative ka. Kaya importante po talaga i-allocate natin yung ating pondo. And probably some of you are saying, Chinky, paano ko ba gagawin ma-manage yan? Mami, yung pag-uusapan ko, may papakita ko sa inyo tool and system that you can use. Pero importante po, pag kayo po ay nagsusulat na ng inyong expenses, alamin nyo kung ano ang dito ang needs, ano dito ang wants. Needs, pangangailangan, wants, kagustuhan. So anong gagawin po natin? Cut down the wants muna. Tanggalin mo muna kung may utang ka. Diba? Wala muna ang kain sa labas. Wala muna ang travel. Wala mo ng birthday, wala mo ng Pasko. Hindi, kung seryoso ka lang. Kung hindi ka pa seryoso, okay lang. Diretso mo lang. Wala naman problema eh. Diba? Hindi naman ako may stressing. Ang nai-stress naman, yung tao may utang. Kaya, once you start cutting down already, malaking tulong po yan. And probably, some of you are saying, Chinky, anong pwede kong gamitin na tool? Ito na, ito na. You can use this piece of planner. This is a budgeting planner that I use and we use. Sa mga students po namin, nandito na po yung budgeting system. Income minus savings equivalent to expenses. Dito, gamitin nyo na to. And then next also yung mga frequently expenses para hindi nyo na makalimutan ang mga due date from water, electricity, diba, rental, lahat. Tapos masulat nyo na. And good news about this planner, you can use it for 3 years. 2023, 24, and 2025. Yan. And then kagandaan ng planner to, may 60,000 ipon challenge yan. So, you can use that tool. Number 2, second way for you to get out of debt is use the debt avalanche method. Ano ba itong debt avalanche method? Ang ibig sabihin po niyan, ang uunahin po natin is babayaran po natin yung pinakamataas na interest. Kaya nga, ang kagandahan po niya, kung binabayaran mo yung pinakamataas na interest, makakaipong ka, di ba, sa interest payment. And then, syempre naman, alam po natin, yung pinakamataas na interest yan, minsan, ang may pinakamamataas na utang. It may take you a longer time, but that's okay. At least, tinatanggal mo muna yung pinakamahirap mong kalaban. Lalo na yung mga 5-6. Ba't ka magbabayad ng 20% per month kung kaya mo magbayad sa 5% per month? So, nakatipid ka ng 15%. Kaya unahin mo na matanggal yung 20% per month. Make sense? Pakitype, make sense. Second strategy na yan, ha? Let's go to the third strategy para makatulong sa inyo paglabas po sa utang. Ang tinatawag naman po dito is debt snowball method. Ito naman pabaligtad. Ang gusto naman natin, mabawasan yung utang. Kunyari, ang utang, nilista mo, 1,000 utang mo. Hindi 1,000 piso, 1,000 pinagkakautangan. Joke lang. Sabihin mo, let's say, 5. Uunahin mo muna sa 5 yung pinakamaliit. Bakit pinakamaliit? Bakit po? Kasi pag nabawas yung pinakamaliit, psychologically, 4 na lang binabayaran mo. Diba? Ang kagandahan po niyan, parang, ay, nako, at least 4 na lang. This focus on building the confidence and momentum and motivation for you to get out of debt. Baligtad po to ng avalanche method, ang ba-avalanche yung mataas na interest. Dito naman, yung pinakamaliit na interest. Number 4, strategy. And by the way, itong mga strategies na ito, hindi nyo naman gagawin lahat yan.
pipili lang po kayo ng isa, suggestions lang to mga to. Number 4 is what you call as debt consolidation. Ang ibig sabihin ng debt consolidation, lahat ng mga utang mo, instead na limang kausap mo, isa na lang kausap mo. And, but I do suggest, ito lang po, gagamitin lang natin itong debt consolidation method if this is your last. Hindi ka mangungutang para pambayad ng isang utang, mangungutang ulit pambayad isang utang, that will not solve the problem. Bakit po? You cannot solve a permanent problem with a temporary solution. You can solve a permanent problem with a permanent solution. Ito po ginagawa po natin, the reason why gusto na natin isa lang nakausap para hindi na limang kausap mo, hindi ka mai-stress. Diba? Nagigets nyo? Yan ang debt consolidation. And then, number 5, ang pwede natin gawin para makabayad talaga tayo sa utang is negotiation. Kailangan mong makipag-usap. Kailangan mong humarap. Hindi mo pwedeng iwasan ang mga taong pinagkakautangan mo. Alam mo, ang pinakamahirap niyan, yung ikaw na may utang, ikaw pa nagtatago, ikaw pa umiiwas. Anong pakiramdam, may taong may utang sa'yo, sila pa umiiwas, di pang hirap. Pero ang kagandahan niyan, kung ikaw willing ka makipagharap sa tao at makipag-usap, you humble yourself. Sabihin mo talaga, hindi ko kaya talaga magbayad, ito lang kaya ko. Paano ako makakabayad? Paano kita matutulungan? Diba? Ika nga gagaan ng kalooban. Ito ha, importante yun na negotiate for lower rates, tanggalin na siguro sana yung mga interest or putulin na yung interest. Hanggang dito na lang, tapos ito na yung babayaran. Gets nyo? Talk to them. Eh, baka magalit, baka mainis. Kinausap mo na ba? Hindi. Ay, kasapin mo muna. So, next question ko, bago pa tayo pumunta, may lima pa. And I hope that you will finish this up to the end kasi yung pangsyam ang pinakamahalaga. I just like to say hi to John Cabanlit, kay Bahrain Fever, mabuhay, at kay Arjong TV 9118. Number 6 na pwede nyong gawin, which other credit card company offers, is called Balance Transfer Cards or balance loan, di ba, to another card. Kasi may mga ibang card charges 3.5% interest per month, 42 per annum. Pero may mga iba, they allow you na mga less than 1% lang per month. Pag tinransfer mo yung balance mo, di ba, mas mababa. Or check mo kung ano yung in-offer nila. This can provide temporary relief if you use this strategically. Again, the goal is not for you to transfer this para mabayaran nyo ulit ang utang. The goal is for you to minimize the impact of the interest rate. Number 7 strategy na probably na hindi mo pinapansin that can help you, kapatid. Sell assets. Sell any used items, unused items. Sell your car. Sell your jewelry. Sell your watch. Sell your cellphone. Kahit ano, ibenta mo na. Diba? Pag may nabenta ka, ano gagawin mo sa pera? Bayad mo sa utang. Ang kagandahan dito, like for example, kung may credit card debt ka 42%, mayroon kang jewelry, benta mo. Kahit benta mo palugi, ibayad mo, kumita ang jewelry mo ng 42%. Ha, paano nangyari yung chinky? Kasi hindi ka na masisingil ng credit card ng 42% per year kasi bayad ka na eh. Kumita ng jewelry mo. Number 8, grabe. Everybody say grabe. Nabibigyan ka na ba ng pag-asa? O yung mga taong na lubog sa utang, naku, maniwala kayo. Number 8 is what we call as one-time, big-time, windfall payments. Ano ibig sabihin po nito? Minsan, bigla na lang magkakaroon tayo ng bonus, magkakaroon tayo ng project na hindi natin inaasahan. May magbibigay sa atin ng pera. Anong gagawin mo? Hindi mo na naman ipang-shopping. Hindi mo ipang-babakasyon yan. Ipang-babayad mo sa utang. Diba? Grabe to, mga friendship. O, wag na natin patagalin. Number 9 na tayo. Ito yung sinasabi ko, number 9 ang matindi. Talaga makakapagbayad talaga lahat ng utang mo. O, handa ka na ba? Number 9. Ito talaga ang pinaka-best na solution. Increasing income. Seek additional income. Sideline. Part-time. Gigs. Diba? Use that extra income to accelerate your debt payment. Woo! Grabe naman yan, mga friendship. Pag kumita ka ng dagdag, again, huwag mo i-change ang lifestyle mo. Bayaran mo agad yung utang mo. Pag kumita ka ng 50,000, bayad agad ng utang. 100,000, bayad agad talaga ng utang. And last but not the least, which I don't recommend. Kasi pag ginawa mo to, hindi ka na makakabangon. Mahirap ka magbangon. Bankruptcy. Legal process to discharge lahat ng mga utang mo. Pero ang problema, pag kumalat yan sa society, mahirap ka na mag-negosyo. Kasi wala ka na nga utang, kasi wala kang moral responsibility or legal responsibility. Pero ang problema, sira ka. Wala na magpapautang sa'yo. Ay, ano yan? Tatakbuhan ka lang yan. Kaya nga, mga friendship, sa sampu, check nyo to, grabe to. Kaya nga, para sa mga taong lubog sa utang, huwag kayo mawala ng pag-asa. Tignan nyo, sa sampu na ito, marami na ako natulungan, katulad ni Cynthia Felisa. Isa akong iponaro na nakaipon ng unti-unti, nakalabas ako sa 4 million na naman. 4 million na naman kanyang pinagkakautangan. Isang iponaryo, totally debt-free, paid house and lot at the age of 24. Sino to? Si Mary
Pearl. Oh, di ba? Grabe naman. Ito naman, isang kaipunaryo nakabayad ng utang ng 43,000 peso si Gay Ann Mandoniedo. Oh, grabe naman. Oh, hindi pa ba to sapat? Sa 10 na yan? Kaya nga, mga friendship sa mga taong lubog sa utang at gusto nyo talaga ng tulong, let us help you. Are you ready to transform your journey? Di ba? We have a community called the TYL community. Ano ba itong TYL? Secret. Doon, kung ano yung re-reveal ko na sa inyo. Pero sa TYL community, we will help you to hit your financial goals. Because we have a proven system na fina-follow po namin. Ang system na yan is tinatawag na blank method. Again, secret na naman ano yung method na yan. Pero assured yan, mag-work siya. May expert support kami. At the same time, meron kaming group coaching and accountability partners. Kung gusto nyo malaman, ano ba itong TYL community? Puntahan niyo to, tyl.group. tyl.group to know more. So guys, para sa mga taong talagang na-encourage sa session na ito, please cut paste this link, share to people na may mga utang at para sila ay mabawasan ng financial stress. Malay mo, sa 10 sinuggest ko dito, isa na ang solusyon para ikaw ay makalabas sa utang. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.